Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan, magandang umaga, dakilang lalawigan ng Batangas at syempre sa lahat ng nakikinig ngayon sa ating pagbiyahe. Panibagong araw na naman po, kasama ang inyong mga magigiting na kasangga at kaagapay sa paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon. Siyempre, dito lamang po sa Thursday edition ng opisyal na programang pangradyo ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas, ang inyong biyaheng Kapitolyo. At kami nga po ay inyong napapakinggan and we are broadcasting live and alive dito sa aming Facebook live streaming mula po dito sa PIO Media Center, dito po sa gusali ng Health Information Management, dito po sa Kapitolyo. At syempre ngayong umaga, kasama ko ang aking birthday girl nung isang araw, the golden girl, walang iba, si Grace Briones. Yes. Partner, magandang umaga sa'yo. Good morning, Kuya Els, golden girl. At syempre, good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po ang inyong umaga so far? Sa bayan din po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM at sa ating panibagong partner radio station, ang 102.3 FM Tricab Infinite Radio. Araw na naman po ng Thursday, October 26, 2023. At muli po ay samahan niyo po kami sa aming pagbiyahe para sa paghatid ng mga kaganapang aming patuloy na tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. Kuya Ed? At yan ay inyo lamang dapat tutukan mamaya o abangan dahil ito, malapit na. Atang, na. Kung napapasin niyo po sa inyong mga barabarangay, ay magka parang may mga kaganapan, parang laging iigay fiesta, na, may parang laging may diskuhan. Masayang masaya. Oh, sana masaya lang, ano? Apat yes. na araw na lang bago ang halalan. Kayo po ba ay nakahanda ng bumoto? Kaya mamaya po ay samahan niyo kaming alamin ang mga dapat at di dapat gawin sa araw ng halalan, kasama siyempre po ang ating panauhin mula sa Commission on Elections, siyempre. Ito ay para malaman, lalo na sa mga unang beses na boboto dito sa SKN Barangay Elections. Ayan, para naman po sa mga mainit at pinag-uusapang balita sa ating bansa, 100 BSK candidates diniskwalipika ng COMELEC at precinct finder binuksan ng COMELEC. Ayan, kaya dapat makinig kayo sa amin mamaya dahil baka mismo kayo ay may gawing hindi dapat, ay hindi kayo makaboto. At doon naman sa mga kandidato, ay hindi ito parang iba ito eh. Parang yes, medyo humigpit dahil bawal nang magbigay ng ilang mga parapernalya o yung mga souvenir items. Yan ang aalamin natin, Kuya Els. Aalamin natin yan mamaya. Kaya tutok lamang po sa isang oras naming pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre mga kwentuhan, talakayan po na nakalaan sa public service. At siyempre kasama na rin po ang inyong panawagan. Pwede niyo pong ipaabot sa amin dito ni kasamang Grace. Diyan lamang po sa aming chat box. At ayan nga, meron na. May mga nag-wave na. Ayan, good morning sa inyong lahat. Siyempre po, ang pagbati po namin dito sa Biyaheng Kapitolyo sa aming ama ng lalawigan, Governor Dodo Mandanas, na bising-bising ngayong araw dahil nandun siya ngayon sa Dream Zone. Kung saan ginaganap ang culminating activity ng Co-op Month. Ayan. Siyempre, binabati rin po namin ng magandang umaga si Provincial Administrator Willie Racelis at sa lahat po ng mga kasama namin dito sa Provincial Information Office, sa pangunguna po ng aming information officer, Ma'am Abel Bihasa.
Ayan, pagbati din po ng magandang umaga sa ating mga taga-sanggunian palalawigan, syempre po sa pangunayan ni Vice Governor Mark Libiste at sa mga board members po ng ating lalawigan. Ayan, kaya tuloy-tuloy na tayo ngayon kasama ang Grace. So, sa ngalan po ng ating walang kapagod-pagod naman ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kami po inyong mga lingkod. Dito po si Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pangkat, ang patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. Ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official na pangradyong pamahalang panlalawigan, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At para simulan ang ating umaga, lalong-lalo na nga sa nalalapit na malaking kaganapan, hindi lamang sa lalawigan, ito ay buong bansa. Ano? Yes. At ihihingi po natin ng gabay at patnubay sa ating amang lumikha ang mga kaganapang ito. At syempre, para na rin po dito sa ating programa at sa lahat ng nanonood sa atin, Miss Grace. Ama naming makapangyarihan, habang papalapit ng papalapit ang araw ng halalan, marapatin mo nawa ito ay ganap naming mapaghandaan bilang isang Kristiyanong sambayanan. Biyayaan mo po nawa ang bawat Pilipino ng linaw na pag-iisip at maging mapanuri sa pagkilati sa mga naghahangad na maglilingkod sa kanikinilang mga barangay. May alal nawa namin ang mga namumuno na siyang magbubuklod sa aming pamayanan. Gabayan mo po ang mga ahensya ng gobyerno, mga pribadong organisasyon at mga volunteers sa kanilang pagganap ng kanilang mga nakatalagang tungkulin. Manatili nawa silang ligtas sa ngalan ng isang malinis na halalan. At lagi nawang manaig ang diwa ng paglilingkod sa bawat isa sa atin sa panahong ito ng ating paghahanda sa lalong ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Grace at tama naman yun eh. Kung ano man po ang maging resulta ng ating halalan, ayan po, ikaloob ng ating Ama. So, sa lahat po sana ay tanggapin ng maluwalhati at ng buong, kumbaga nga, sportsmanship ang resulta. Oo. Eh, karamihan niya kasi sinasabi itong barangay ang medyo... Sabi, barangay elections lang naman yan. Eh. Pero hindi nyo ba alam na dito sa halalang ito, ay matetesting ang samahan ng pamilya. Kasi karamihan halos ay magkakapitbahay. Magpipinsan, magtiyo. Ayan, eh, paano nga naman kung dalawa dun sa pamilya ang gustong manungkulan, siyempre, di ba? Medyo magkakaroon ng kompetensya. Pero sana naman eh, pagkatapos ng halalan ay back to normal. Ano? Yes. At yan naman ay kumbaga ay pumili lang tayo ng taga-Timon. Pero lahat naman ay lahat naman ng tao sa barangay dapat tulong-tulong. Hindi dapat ang gaganap na lang ay yung mga nanalo lang. Ano, tulong-tulong tayo. Ayan, so anong masasabi mo dyan? Ha, Gian Marco? At napapangiti ka dyan. Good morning! Yeah, good morning po, Sir Eds at Tita Grace. At magandang umaga rin po sa lahat po na mga nakatutok ngayong umaga dito po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga po sa mga nakikinig dyan po sa ating mga kaerbigan sa 91.9 Air 1 FM at sa 102.3 FM Tri-Cab Infinite Radio. At sa atin naman pong Facebook live streaming, kasama po natin ngayong umaga si Sir Owen, si Ate Lina Lincus Ebora, magandang umaga po sa inyo. Ang Sir June Magnaye, good morning daw po sa mga taga Talumpok, Silangan. Nandito rin po ang Tita Lota Lailo, si Tin Damian at ang Kuya Vinson Roy De Chavez. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa mga taga Talumpok, Silangan. Kaunti na lang ay ano na. Ulap. Ayan. Hindi pa ako nakakarating dyan eh. Pero hindi pa natin nakikita yung tawag doon, yung garden ni Kuya Jun. Yung kanyang bonsai farm. Ha? Ayan. Thank you po. Ang daming nakasubaybay po sa atin. Handang-handa na raw silang bumoto. Ayan. Ayan. Nakapili no, na. Okay. Ayan. Thank good you. Morning po. Mula kay Ricky Boy Sagid. Ah. Good morning daw, good Ate Grace. Good morning, Sir Ricky. Oo.
Ayan, so maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayong araw at mamaya nga lamang po ay hatid namin ang ilang mga dapat malaman sa darating na SK and barangay elections, no? So sa atin pong pagbabalik, atin pong aalamin paano nga ba ang tamang pagboto? Ano ba nga ang mga dapat hindi dapat gawin sa darating na eleksyon? At lahat po ng iyan ay sasagutin sa gabay ng ating naimbitang panauhin ng mula sa Commission on Elections ng Lungsod ng Batangas. Kaya huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Public Health Advisory, Volcanic Smog Alert. Ipinababatid po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid at gawin ang mga kaukulang paghanda patungkol sa binubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan. Ilimit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin din gumagana ang exhaust fan. Dalasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan, magandang umaga pong muli at kayo po ay patuloy pa rin nakatutok dito sa biyaheng Kapitolyo. At noong nakaraang linggo, nakaraang Webes ay nagsimula na po ang kampanyahan ng barangay at sangguniang kabataan elections. At sa darating nga pong Lunes, so apat na araw mula ngayon, October 30, tayong lahat po ay muling magtutungo sa ating mga presinto upang ibigay ang ating boto kung sino ba dapat mamuno sa ating munting barangay. Ano? Kasi sa amin, munting barangay lang. No? Yung iba kasi, malalaki yung barangay. At bago nga po yan, hayaan nyo po muna kaming magbigay ng kalaman sa inyo patungkol sa ating gagawing halalan. Ano? Kaya steady lang po kayo dyan. Ayan. Tama ka, Kuya Edz. Kung matatandaan nyo nga po, ay nagkaroon po tayo ng panayam kay Attorney Jonalyn S. Sabeliano, ang Provincial Election Supervisor 4 ng COMELEC, patungkol nga po sa paghain ng kandidatura at maging sa pangangampanya. At ngayon nga pong umaga ay tatalakay naman po natin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa araw po ng halalan. At para nga po sagutin ang ating mga katanungan, makakasama po natin ngayon sa ating Thursday Talk si Attorney Jonathan Karungkong, ang Election Officer 4 ng COMELEC, Batangas City. Ayan, good morning, Attorney Jonathan. Good morning po, ma'am. Ayan. Oh, ayan. So, sir, bago natin na simulan ng ating mga
topic, yung ano ba dapat gawin sa oras ng halalan. Dahil kumbaga nga ngayon ay home stretch na to, you know, attorney. At ilang araw na nga lang, boboto na. Ay, una po ay kukumustahin po naman natin ang Commission on Elections dito sa Batangas City. Doon po sa naging proseso po nitong paghahanda ng ating BSKE dito sa lungsod ng Batangas. Yeah, good morning sa lahat. And ang Commission on Elections Batangas City, if you know, naging very busy at ang maganda yan is yung components ng city, such as the police, the DepEd, yes, the Meralco, the local government, and everyone was supportive, the DILG, not to mention the BFP, they were supportive, so naging kahit paano, naging medyo smooth yung paghahanda. And then we are 100% ready for the election. 100%. Still busy ready, now. Ready. Yes po, ilang araw na lang po kasi ako. Oh, alam ko nga po dahil patuloy po ang inyong pagmumonitor dito sa magaganap na halalan. Ano? So mayroon po ba tayong mga datos dahil kung ilan po ang botante dito sa syudad ngayon darating na halalan sa ating barangay election. At ilan po ba nasasakupang barangay o yung nahahawakan ng tanggapan ninyo dito sa lungsod ng Batangas? Batangas City is, as of the moment, there are 227,000 plus registered voters. Right? Uh-huh. 227,000 plus. I'm not exact on the SK, parang 77,000 plus registered SK voters. Tapos, we are 105 barangays. Wow! Dami! 105 barangays. It's a biggest in Calabarzona. Yes, ako. It's more challenging, no? There, as of the moment, ngayon, there are 3,265 candidates. Sa Batangas City lang po. May nag-withdraw pa isa kanina. So, in counting, malapit na. So, ayun, no? 3,000 something candidates. 265, to be exact. 3,265. Ang kandidato. Sa lungsod pa lang ng Batangas yun. Ano? So, medyo talagang malaki. At sabi nga ni Sir, 105 barangays. Ayan. Dami. So, alam naman natin, Sir, nagsimula na nga po yung campaign period. So, nagsimula po nung nakaraang Webes at magtatapos ito sa darating na Sabado. Kumusta po ang kampanyahan sa ngayon? Meron po bang mga na-report na sa inyong tanggapan ng mga kung di umano ay may mga paglabag sa omnibus election code? Alam mo, nakakatawa. Nakakatawa itong Batangas City. Before they do anything, nagtatanong talaga sila sa office. So, despite that, may mga nai-issue na show cause order. Yes, sir. To explain. Siyempre, di mo makita lahat yan. Malaki. But most of them, they ask. So, as of the moment, maraming nabigyan ng show cause order. Sumasagot naman sila kung bakit nagawa, ano nangyari. And the commission will resolve the issues kung ano naman yun. And as up to now, generally, is tolerable. Ayun. So, narinig niyo po sa ating COMELEC officer na meron po silang mga nabigyan ng show cause order, pero sila naman po ay tumatalima or sumasagot dun sa inyong inquiry. At generally po ay tolerable and peaceful naman ang campaign period. So ito parang 2 weeks lang eh, no? 2 weeks. Oh, ayan. So ito ay magtatapos sa darating na Sabado. Sabado. Anong oras to, sir? 12. So 12. So ibig sabihin, Friday, pagdating ng 12, stop na yung kampanyahan. Stop na. Likor ban na yun? Saturday yata. Saturday. Yes, Saturday. Bawal na rin mga kampanya. Paalala. Paalala sa mga kasama natin, lalo na yung mga Batanggenyo. Bawal na pong bumaray ng araw ng Sabado, Linggo, sir? 28 ng alas 12, papuntang 29. I believe that Saturday. Oh, yun. So, Sunday.
Almost dalawang araw lang naman na hindi babare, kayang-kaya natin yan. Ano? Kahit na ano, kung gusto nyo naman, ay baby, kayo magsubit doon sa loob ng bahay. Huwag nang pag-alagala pa. Ayan na. Ano? So, kumusta naman po ang paghahanda ng iyong pisina para sa gagawing barangay at sangguniang kabataang election? Kumbaga, ano po ba naging experience na dito sa paghahanda? Kasi nga, sa volume, so studios, yes, continuous. So, kumbaga, nahirapan kayo dahil, yun nga. And the terrain. The terrain ng Batangas City is malawak. Po. Malawak. Where the island, yung mga bundok. Ayun, so medyo talagang tedious. Pero in general naman eh, kumbaga nga, nandito na tayo sa tag na yung home stretch kasi sa darating na Lunes na to eh. So, syempre po, may mga bukod po sa COMELEC, no, may mga components po tayo ng elections, no? Syempre po, may mga katulong tayo diyan. Ready na po ba yung ating mga poll watchers o yung mga teachers na magsisilbing electoral board members? At meron po ba silang honorarium na matatanggap? Kung may idea po kayo kung magkano. Okay, regarding that, no, sabi ko nga doon sa seminar, pinapasalamat sa kanila yung mga teacher, sila ang bayani sa exercise na to. We'll just guide them, oversee, protect their, kung alam man, kung may problema sila. They're ready, actually, in principle. I will continuously checking on that. Makipagpanayam siguro ulit ako bago mag-umpisa. Yes, po. And during the training, they're ready. Mahuhusay yung mga teacher ng Batangas City. So, ready na. Kung baga nga, eh, kailan ba huli? Sa pamumuno ni Dr. Hermogenes Panganiban. Apo. Yes. Ayan, dito po sa DepEd Division ng Batangas City. Ano yes, po? City. Attorney, nakahanda na rin po bang ating mga schools o yung mga presinto na pagdadausan ng elections? Yes, mahuhusay nga ng Batangas City. At pamumuno ni Dr. All voting centers, may titignan lang kami mga isa mamaya. That's it. Everything is ground floor, repaired, and ready na lahat ng schools. Oh, medyo ano na ngayon? There are 82 voting centers. 82 voting centers. So, tawag dito, kumbaga ngayon medyo maalwan-alwan na dahil lifted na yung mga health protocols. No? Pero wag din po tayong pakakampante dati kasi ang hirap eh kasi hindi tayo kailangan batch by batch. Distancing. Social distancing pa rin. Pero kung dito naman, ay syempre naman, di ba, alam naman natin ang protocol na sabi nga sa election, hindi pwedeng magkumpul-kumpulan dyan at kayo ay kumbaga nagpapakita, di ba? Ayan. Paano po malalaman ng isang botante kung saang presinto siya boboto? At kailan po pwedeng ipamahagi yung balota at ballot boxes, attorney? Okay. Regarding that, yung honorarium nga pala, no, they will receive 9,000, 10,000, ayan. Mm-hmm. Tapos, you will distribute the ballot boxes 28-29. Batangas City, no? 28-29. That's Friday, Saturday. Yeah? 28-29. Tapos, 28. Sa Batangas City Coliseum, yes. The PNP in coordination with the police, we're ready, and the city treasurer. Ayun. Okay. Ayun. Medyo so, marami, no? Medyo marami. Alam ko nga po, dahil kung 82 voting centers to around the city. And 682 cluster precincts. Oh. May so, tawid ano to, eh, no? May tawid dagat. Tawid dagat. Yes, oh, oh, yung Isla Verde. Malawak yung sasakupan. That's the first on 28. Friday at Friday 20. Friday. So, merong kumbaga tatawid ng dagat, medyo may aakyating bundok, malawak nung Batangas City. May kasama ng polis, teachers, at babantayan ng ready na pala ang ating mga kapulisan. At kumbaga, all systems go na ito. Wala nang makakapigil sa darating na halala ng barangay dito nga sa Batangas City. Ano? Oh, ito naman, ito hindi na lang pang city to dahil ito ay voters education, lalong-lalo na dun sa mga una pa lamang boboto. Ano? So, sa araw po ng halalan, ano po bang dapat tandaan ng ating mga botante, lalo na ngayong may mga first time na boboto dito sa, syempre, excited to mga SK. Yes. Sir, ano po yung mga dapat nilang
gawin o ano po yung mga dapat nilang dalhin at ano po yung magiging oras ng mga ating election period? Ang botohan natin mag-umpisa ng 7, magtatapos ng 3 p.m. 7 to 3 p.m. Sa araw ng election, bawal ng mga kampanya, no? Of 29, bawal marami rin bawal pala ngayon sa komisyon, no? Kagaya lang, bawal magpakain, bawal ang ballpen, t-shirts, yung mukha ng kandidato, yung kandidato, bawal din siya doon sa 30-50 meters, except to vote. Yes. And police, 30 meters from the polling precinct. Tapos yung mga boboto, dali ng ballpen, kung may sample ballot kayo, dali nyo as your guide. Yes po, pwede yun. Yan. Ayan, so ano yan? Liquor ban, of course. Liquor ban, oo. Oh, baka naman kayo boboto ng lasing. Ay, wag naman po. Bawal. So, ayan ko, malinaw na malinaw. Ayon kay Attorney Jonathan, ano, bawal na yung ano, kasi nakagawian natin yung mga souvenir items, pamaypay, t-shirt, mugs, ballers, ang t-shirt na may mukha ng kandidato, may Kuya pangalan Esmi ng kandidato. Kuya Esmi sa may payong. O, oh, pamisay payong. O, oh, ayan, lahat na ng pwedeng ipamigay. Ay, bawal na po. Bawal. So, talagang ang kailangan lang dito ay iyong, kung sa barangay, at maliit-liit naman ang inyong barangay, ang listahan ng inyong team, yes. At kausapin ang inyong mga constituents, ano ang inyong plataforma sa inyong barangay, and that's all, sabi nga. Ayan. Ayun, kung wala kayong BLR, di kayo nakakuha ng voter's registration record, meron ko home election finder online. Ayun. Okay. Oh. So yan, mahalaga din yun. Baka kayo ay wala sa listahan. Tapos, sa time ng election, eh, doon tayo magliligalig. Ano, eh, kailangan, before that, ma-check nyo na. Yeah. Kung kayo ay nakaboto na dahil lang alam namin noong nakaraang eleksyon, ang sabi, pag dalawang beses consecutive kang hindi nakaboto, isang barangay, isang local, or local and national, hindi ka nakaboto, may chance na mawala ka sa listahan ng inyong voters sa barangay o ma-disfranchise ang iyong pangalan. So, kailangan ay make sure na ma-check nyo check sa COMELEC website. Precinct Finder. Precinct Finder. Ayan. So, yun lamang po. May inihanda, oh, yan, phone in. May inihanda po bang special precinct para sa mga senior at PWDs? Ayan, sa senior at PWDs, it's a pilot. It's only do that. They will happening in Naga and Muntinlupa City. So kung ano kung sa atin po ay di wala pa. Wala pero pa. May siguro naman may courtesy lane, ano? Ayan. Course, of course. Sa mga dati. Alam naman ng chairman ng teacher to prioritize the senior. So dahil nga po tayo ay manual voting. Paano po ba ang tamang pagboto? At kailangan po ba ay full name ang nakasulat o pwede ba nickname o apelyido lamang? Pwede nga po ba yun, Attorney? Yes, you can use first name, full name, yes, or nickname. Okay lang, one way. Okay. Halimbawa, Grace. Yes, Grace. So valid, sir, yun. Valid yun, valid. Okay. Valid yun, kasi kung yun ang isinulat niya doon sa kanyang certificate of candidacy, ano yun? Plus yung alias niya, nickname. Oo, yun. Yes lang. Okay. Kumbaga, Edwin, Ed, sa Barte. Ngayon, pag nilagay ko doon, Edwin, tapos ibang nickname, tapos mali yung spelling, magkakaroon tayo ng issue dyan. Kung kulang, okay lang din. Isa lang, okay. Dalawa. Okay po. Alam mo, blanco kong lang, ganun lang. Pwede naman fill up. Yes po. So, valid kung may erasure, nagkamali ka, valid. Okay pa rin po. Yun, maliwanag yun, kuya. Attorney, ilan po ang kailangang iboto? Pagdating po sa barangay chairman, barangay councilor, SK chairman, or SK councilor? Oo, siyempre, there's 7 na councilor and SK, ganun din, yes. Counterpart. For SK, 15 to 17 years old, you will be given isang balota. That's for you to vote for SK. Now, if you are 18 to 30 years old, dalawang balota makukuha mo, no? You will vote for SK and Kagawad, and Barangay and Kagawad. That's a qualification. Ayun. So, pag ikaw ay 15 years old hanggang 17,
sa SK ka lang boboto. Ngayon, pag ikaw ay 18, pataas. 30. 18 to 30. Dalawang balota. Mm-hmm. So pag ikaw ay 31, pataas, isa lang. Ayan. Nakikita niyo po sa ating graphics. Ano, ha? Ayan. Maliwanag. Ayan, maliwanag na maliwanag. No, pero tingnan nyo din ha, kasi baka yung... Baka baligtan. Magkapalit. Magkapalit, oo. Si Barangay Kagawa, Barangay Kapitan ay sa balota niya ng SK... Mapasulat. Mapasulat. Oo. Kung meron man yun, kung parehas lang naman, eh ano, magkapalit kayo ng ballot boxes. Baka magkabalit. Yes, oo, invalid. Oo, magkulang. Ayan, so magtanong po sa ating mga... Guro. Yes, at sa ating mga election na officers. Ano? Ayan. Maari po bang bumoto ng blanco kulang bilang halimbawa walang chairman pero binoto lang niya mga konsehal? Pwede po. Ayan. Or vice versa. Kung gusto nyo, isingle si konsehal dahil inyong kamag-anak. Pwede po. Leave it blank. Kung gusto nyo, pangulo lang. O kung gusto nyo, si pangulo lamang at ayaw nyo doon sa mga konsehal, pwede rin po. Ano? Huwag nyo lang blankohin. Ba't pa kayo pumunta doon? Ano? Pwede po ba may bura? Ayan po. Pwede may bura. Pwede. Pwede daw dahil hindi naman ito i-erase automated. Ayun. So, make sure lang ang... Siguro, one line lang. Don't make it as a marking. Baka yes, maging ma-identify as marking. Kumbaga, sir, okay. Kumbaga po may bura, ito ba kailangan pang ilapit sa mga election officers na, ma'am, may konti lang pong erasure. Ayaw ko po pala dinig kay Ganare. ID, mawawala yung secrecy of the ballot. So, ayun, oo, tama naman. It's supposed to be secret. Ayun. So, make sure na lang na, ano, na magdala ng... Kodigo. Ng inyong kodigo, no? Para iilan din lang naman ng, ano, sigurado namang... Kilala nyo naman lahat ng natakbo dyan. Kaya kinakailangan pagpunta natin doon, handa-handa tayo sa isusulat. Ayan, nasagot na natin yung ano, ilang pong balota ang tatanggapin ng ating mga voters. So ito po, pagkatapos po ng botohan ay ang bilangan na ng boto. Saan po gaganapin ang bilangan? Sa presinto. Sa presinto, hindi po sa barangay hall, ha? Ayan. And then, alam naman teacher, yung poll clerk, gano'n. Ayan, o. Yes, sanay na naman kasi yung ating mga teacher dyan na talagang local and national elections, talagang dyan sila, expert na naman. Attorney, sino-sino po yung dapat nasa bilangan ng boto lang? O, ayan, sino mahalaga lang dapat po yan. Yung present po? Hindi loob ng presinto. Sa loob lang po, opo. Sa loob ng electoral presinto. Board and watchers only. Iyon, iyon lang po, mga watchers. After that, yung chairman, mga chairman, sila magka-canvas kung sino ang nanalo at sila magpo-proclaim. And we have this chance to tell these board of canvassers, pag-ingatan po natin ang pagbibilang, magkamali tayo. Yes po, although yung watcher may numero din, papakita mo kung tama. Kasi pagkamali ka, baka maging controversial. Sir, kasi ganito no? Itong barangay elections, normally wala naman itong mga party-accredited na mga watchers. So, paano po itong distinguish ng mga watchers? Mag-apply po sa inyo. Kung yes. Kay chairman ako, ganara eh. Oo. Halimbawa, for chairman na, pangunyari lang, yes, Pangulong po. Edwin, nagpadala ka sa akin ng watcher list mo, meron yung form on appointment, we are copy furnished with that. So, that's identity. One watcher per candidate. So, kasama na ho yung mga kagawad doon? Yes. So in total kung 8. Oh. Chairman, 7 kagawad, si SK ganun din. 16 in total. So ayan. Yun lang ang limit, no? Hanggang doon lang. Ayan. Meron po tayong phone-in question. Di man phone-in, inquiry sa ating chat box mula kay Kuya Chris Abanto. Paano po ba ang senior? Pwede po bang magsama ng taga-sulat? Yes, pwede. Kamag-anak, preferably within the foreseeable degree of consanguinity, sasama siya. Ayun, para i-guide, no? I-guide. Kasi may mga iba talaga kasi, mga malabo na mata or hindi na makasulat. So, fourth degree of consanguinity, ibig sabihin, hanggang doon, no? Baka hindi, baka samahan nyo, hindi nyo man pala kamag-anak. Kapit-bahay lamang o kayo inusap.
Ay, kailangan... Pwede siguro. Pwede siguro. I-note lang ng teacher at i-identify yes, niya. Oh, ayun. No? Kumbaga... Of her own choice. Guardian. Ayan, ano. Yeah. May ilang hours po kaya ito, sir? Kung inyong... yung kabuuan, sir, yung total, sa barangay lang. Yun po ay election? Matatapos na po kaya yung bilangan... 7 to 3 p.m. Pag 3 okay p.m. po. At mahaba pa yung pila... Pila... It will be accommodated, yes, 30 po. Meters from the... Okay, so... Ay, kumbaga nandun ka na sa loob, inabot ka na ng 3, so dire-diretso. Pero pag 3 at ikaw ay tsaka pala ang darating, based on cluster number, parang hindi naman, no? Based on cluster? Yes po, yes. Kasi barangay lang. Oh, dahil ang ilang barangay po ay tawag dito, may kalakihan, at ang iba nga po ay marami ang kandidato. Yes, oo, so, marami. Medyo matatagalan. Matagal. Pero in general, kinabukasan po around, ba ito ay... Around within the day. Tingin naman, eh, within the day. Within the day. Sa dami ng cluster precinct. Oo, dahil yes. Kumbaga po, ikinalaster niyo na yung precinct. So, ibig sabihin, mas hindi na... Mara humaba pa ng 30 minutes. Hindi na yun, yes. Ano. Hindi na siya talagang tawag dito yung matagalan, mahaba ang pila. Ano po ba yung kahalagahan ng pagboto sa barangay at itong SK? Paliwanag nyo, baka kasi ibig sabihin ng iba, eh, barangay lang naman, hindi na ako boboto. What is the function of the commission? Is to enforce and administer all laws related to an election. What is an election? It is the sovereign will of the people. And barangay is the basic unit of society. Yes. Yang kaunan dudulog. There are many laws na condition preceded before you file a case. May inisyal yung makapag-file ng case. Because kailangan maduman sa barangay. There are basic yes, services. Pag may disaster, may isa lang yung mayor. Sa yes, Lahibo Police. Pero the barangay is there. Nagsisimula sa barangay. Basic, yung mga curfew. It's the basic unit of local government unit. So, mahalaga po basic yan. Basic pero important. Piliin po ninyo kung ano ang tingin ninyo na magsisilbi sa inyo. Yes. Ayan, malinaw na malinaw. Piliin ang tamang tunay na maglilingkod. Ayan. Yeah. Dahil, siyempre nga po sa barangay, pag maayos ang barangay, tahimik ang buhay, ano, syempre. Pag magulo yung barangay, tulad nga ng mga dati, no, pag sinabi, tagan saan barangay gayon si Grace? At, kung bagay, yung mga manliligaw, taga barangay gayon, nako, hindi na ako napunta. At kilala nga, di ba, mga ganon. Pero di ba, kung maayos po ang barangay, ay talaga namang hayahay ang buhay, ika nga. So, ayan, nasagot na natin. Gusto ko itanong kay attorney, ano po yung mangyayari sa mga botante na hindi makakaboto? Ito po ba ay, dati po kasi yung 2 consecutive polls ay madedeactivate po yung sa rehistro ng isang botante? Kasama po ba ang BSKE sa poll na tinutukoy? Sir? Yes, kagaya ko. Kailangan ko bumoto sa lugar ko. Yes po. Madedeactivate ako. So, madedeactivate and what you do, sa susunod na election, I think that's 25, malapit yes, na rin. Yes, magpapareactivate ka. Pag hindi ka nakapagreactivate, which is may dumadating sa amin, hindi po pwede po ngayon. Yes, sa susunod pa sa po kayong register, makakapag-reactivate. Kumbaga sa tayaan, nag-roll ka rin, that is hope, wego. Yes. Mubutuan tayo. So, ang mangyayari doon, pag hindi kayo na-deactivate o na-disfranchise ang inyong name, hindi rin kayo makakaboto ng local elections, which is 2025. Okay. The next yung ng boto, maybe 2028, pero di ba, pupunta uli kayo sa tanggapan ng COMELEC para mag-file reactivation. So, pag kayo naman ay, siyempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, kung kailan deadline, last minute, doon dagsa. Tapos sasabihin, ako, ay haba-haba ng pila, ganyan-ganyan, ang daming araw na sinasabi na, yung mga nawala ng ano, o yung mga bagong botante. Tapos, ayan. So ayun po, malinaw na malinaw, mahalaga po itong barangay and SK yes, elections. Dahil ito po ang umpisa ng, kumbaga, sa komunidad po nagsisimula ang magandang layunin. So pag maganda po ang layunin sa komunidad, ay mabuti ang namumuno,
automatic madadala yan sa mga constituents. So, Attorney, maraming salamat po sa pagdulog nyo sa aming biyaheng Kapitolyo. Ating kababayan sa Batangas, magandang umaga po. Ayun, baka po may mga kaunting paalala kayo at mga mensahe sa ating mga botante. Sana po ay maging masunurin tayo sa mga palatuntunan sa pagboboto. Yes. Yung mga bawal, wag na po natin gawin. Even if supporter, you want to support avidly, umu-over, di ba? May mga report po na yung t-shirt daw sobra-sobra because one candidate, 5 t-shirts, sumasobra. Mga okay, report po, which is to be verified or magbigyan ng show ko sulit kung sakali. So, wag na po na yung let's follow what the guidelines are. Naibigay na po namin yan during the voter education. Pati dito sa mga kandidato, ayan po, magbobota na tayo. So, malapit na po. So, ibig sabihin, malapit na, kumbaga, baka naman dyan wala nang pikunan. Baka naman nagkasalubong na yung dalawang party. That's the word. Nagkasalubong lang tayo po ay isang barangay, isang layunin, tanggapin po natin kung ano man ang magiging resulta ng ating eleksyon. At yan naman po ay, kaloob ng ating amang lumikha na kung ikaw ba talaga ay dapat manilbihan. So, sana po lahat ay piliin po ang tamang manunungkulan dahil nasa inyo, nasa voters din yan, sir. Diba? Yes, yes. At alam niyo naman sa puso niyo kung sino ang mga tunay na magsisilbi at hindi. Okay. So, it's upon the barangay na ano. So, sa lahat po ng kandidato, sa alam mo dito sa Batangas kung tawagin sa pagkapangulo. Dito 'yon, local term sa barangay captain dito ay tinatawag na pangulo. Pero sa mga barangay captain at sa lahat ng SK candidates, good luck po. At sabi nga po ni Attorney Jonats ay kailangan sumunod tayo sa alituntunin na inihain ng COMELEC para maiwasan ang aberya. Kasi wag na po nating bigyan ng dahilan dahil baka kayo nanalo ay may file naman pala kayo ng disqualification case at pag yun po ay napatunayan ay sayang. Okay. So lahat po ay wishing you a fair and a peaceful election. Sa Lunes na po yan. So kung baga sa ngayon ay marami pong nagpaparamdam pero sa ating mga kababayan piliin po ang alam nyo tama. Ano? Yes. So magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Huwag po kayong bibitaw. Andito lang po ang ilan naming mga paalala. Mga kababayan, narito na ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Para sa maayos at mabilis na pagboto, sundin ang 8 hakbang na ito. Una, lumapit sa Electoral Board o EB at sabihin ang inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. Ikalawa, kunin ang balota na ibibigay ng EB. Para sa mga botanteng may edad na 15 hanggang 17, isang SK ballot ang ibibigay sa iyo. Para sa mga botanteng may edad na 18 hanggang 30, isang SK ballot at isang barangay ballot ang dapat mong matanggap. At para naman sa mga botanteng may edad na 31 at pataas, isang barangay ballot naman ang ibibigay sa iyo. Ikatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ikaapat, punan ang balota sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng kandidatong nais iboto at gamitin ang Ballot Secrecy Folder. Ikalima, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa Electoral Board or EB. Ikaanim, mag-thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon. Ikapito, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. At ikawalo, sa harap ninyo ay tatanggalin ng EB ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. Matapos ito ay maaari na kayong umalis ng polling place. Paalala, ang bawat boto ay mahalaga. Iwasang marumihan, mabasa o mapunit ang inyong balota. Ang boto mo ang iyong tinig para sa nais mong pagbabago. Bumoto ng wasto at matalino. Sa BSKE 2023, Barangay at Kabataan, kabilang ka dito.
Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon hinggil sa halalan, bisitahin kami sa aming mga opisyal na social media accounts. Ayan, muling nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. So narinig nyo si Attorney Jonathan. Oh, yung iba yung Jonathan na tinutukoy natin, si kasamang Jonathan. Yung mga dapat gawin sa eleksyon. So alam nyo na po yan. Ano, at para naman ibigay sa atin ng ilang mga kaganapan dito sa ating lalawigan, narito naman po ang inyong patroller ng Kapitolyo. Walang iba, si Gian Marco, nagbabalik. Yan po, pinaunlakan po ni Governor Hermilando Mandanas ang imbitasyon ng pamunaan ng Eternal Chapels para maging isa sa mga panauhing pandangal sa isinagawang blessing ceremony ng bagong gusali nito sa loob ng Eternal Garden sa Balagtas, lungsod ng Batangas, kahapon 25 na Oktubre 2023. Masayang ipinabot ng gobernador ang kaniyang pagbati sa mga opisyal at tagapamahala ng naturang kapilya na aniya ay dagdag sa mortuary and chapel products and services na inihahatid ng Eternal sa mga residente ng Batangas City at mga karatig lugar nito. Nakasama ni Governor Mandana sa idinaos na blessing ceremony si Batangas 5th District Representative Congressman Marvie Marino. Samantala po, masayang isinagawa sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang Halloween Trick or Treat Activity sa pangungunan ng Provincial Social Welfare and Development Office kahapon, 25 na Oktubre 2023 sa Capitol Compound, Batangas City. Nasa 30 mga bata, suot ang kanilang nagagandahang mga costumes mula sa pagsasarili Child Development Center ang umikot sa iba't ibang tanggapan sa loob ng bakuran ng Kapitolyo. Aktibong nakibahagi ang mga kawaning ng pamahalaang panlalawigan sa pagbibigay ng treats na mga candy, tsokolate at laruan sa mga masisiglang bata na anak ng mga Capitol employees. Ayan, nakakatuwa naman kahapon. Ang cute nila. Ano? At nako, siguraduhin nyo lang na pag-uwi ng mga bata ay magkaroon ng dental hygiene, ha? Sa dami ng candy ng mga ito, eh, baka magkaroon ng dental issues, so cavities, alam nyo naman ang sweets. Ano? Samantala, narito na tayo sa ating national news kung saan 100 BSKE candidates ang diniskwalifika ng COMELEC. Tinatayang 100 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ang diniskwalipika ng Commission on Elections dahil sa iba't ibang bayolasyon. Kasabay nito, inihayag din ng COMELEC ang pagpasa ng resolusyon na nagsususpinde sa proklamasyon ng 500 BSKE candidates kung magwawagi ang mga ito sa halalan. Ito ay dahil sa mga nakabinbin nilang kaso mula sa premature at illegal campaigning at reklamo ng vote buying. Ayan, ay sinasabi na sa inyo, huwag niyo nang gawin kasi. At napakaliit ng barangay, marami yun ngang baga dito. Nakakalusot nga yung chismis, yung pang vote buying hindi, diga. Ang pagpapalabas ng naturang resolusyon ay maaga nilang solusyon sakaling hindi agad nila matapos ang pagresolba sa mga napakaraming disqualifications cases na nakahain sa kanila bago pa lamang mag-eleksyon sa October 30. Nangako naman si COMELEC Chairman George Garcia na tatapusin nila ang pagresolba ng mga nakabinbin na kaso o may isa o dalawang linggo makaraan ang halalan. Inaasahan na agad na mapoproklama ang mga magwawaging kandidato na walang nakabinbing disqualification cases sa gabi ng October 30. So ano pala to, no? Pag ikaw ay may kaso, hindi ka muna ipoproklama. Ako naman. Agad din namang makakaupo sa posisyon ang isang nanalong kandidato sa oras na makapanumpa. Base ito sa desisyon ng Supreme Court na dapat magtapos ang termino ng kasalukuyang opisyal sa barangay noong 2022. Kaya dapat agad silang mapalitan o muling manungkulan ng bagong mandado kung magwawaging muli. Bago rin maupo ay kailangan nakapagpasa na ang mga kandidato ng kanilang Statement of Contribution on Expenditures sa May 30, may 30 days after ng halalan. No? So, ibig sabihin na isang buwan bago matas ang halalan, ang sose ay inyong pilapan, win or lose.
Ha? Samantala, bibisita naman sa COMELEC main office sa Intramuros si Vice President Sara Duterte para tingnan natin yung command and operation centers para sa gaganaping BSKE. Ayon kay Garcia, hiniling ni Duterte tumayo ring kalihim ng Department of Education na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro na magmamando sa eleksyon. Ayan, para po sa karagdagang balita, precinct finder binuksan po ng COMELEC. Binuksan na ng Commission on Elections or COMELEC ang kanilang precinct finder para mas madaling mahanap ang mga sa mga presinto para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE sa October 30. Maaaring mahanap na ng isang botante ang kanilang presinto sa online sa pamamagitan po ng pagtungo sa link na ito, Precinct Finder version 1.0.10.1 Commission on Elections or comelec.gov.ph. Sa paghahanap po ng presinto, hihingan ang botante ng impormasyon ukol po sa kanilang mga buong pangalan, petsa ng kapanganakan at lugar kung saan po nagparehistro. Kung tama ang mga naipasok na impormasyon, ipapakita po ng precinct finder ang lokasyon, ang precinct number at voter status po ng botante. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, magtatalaga rin po ng voter assistance desk sa mga voting centers sa Lunes, sa araw ng Lunes, sakaling may mga botanteng walang makikitang record sa Precinct Finder portal. At ayon nga po sa COMELEC, may kabuuang 67.8 milyong ang rehistradong botante po sa bansa. Ayan, sa ibang balita, mahigit 1.4 milyong pasahero inaasahan ng Philippine Ports Authority. Nagbabalik po ang ating patroller, Gian Marco. Inaasahan po ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagdagsa ng nasa 1.4 milyong pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa mahabang weekend dulot ng undas at barangay at sangguniang kabataan elections. Naglabas na ang PPA ng no leave policy mula October 25 hanggang November 8 upang masiguro ang buong puwersa ng mga kawani sa pantalan at mapanatili ang mahigpit na seguridad sa itinuturing na peak season. Inatasan ni PPA General Manager Jay Santiago ang lahat ng kawani ng PPA na huwag lumiban sa trabaho ngayong panahon na pinakakailanganin ng pantalan. Nasa mahigit 1.4 milyong pasahero ang inaasahang dadaan sa lahat ng pantalan na sakop ng PPA sa buong Pilipinas mula October 27 hanggang November 5 dahil sa undas at BSKE. Mas mataas ang forecast ngayong taon ng 6% kumpara ng nakaraan undas 2022 na nasa 1.3 milyon ang pasahero na dumagsa sa mga pantalan. Kabilang po sa mga pinakamaraming pasahero ang mga pantalan sa Iloilo, Batangas, Babac Port sa Davao, Dumangas Port sa Panay Island at ang mga pantalan sa Negros Occidental. Ayan, dali inaasahan talaga kasi simula o Biyernes o sa darating na weekend, kung Lunes ay tawag dito, election, so walang pasok. So Martes ay ipit. Dahil yung iba siguro hindi na papasok. Oh. Tulad ng kasama ko dito na ayan, natawa si Nalindon na nakapag-file na yata ng leave. Ayan. So pag alis, pag uwi nyo ng Biyernes, November 6 na yung balik nyo. Oh, ayan, no? Sarap ng buhay, 9 days. Ano, sarap mag-out of town nun, no? Kaso hindi pwede. Samantala, AFP nagpasaklolo sa ibang bansa para sa resupply mission sa West Philippine Sea. Magpapasaklolo ang Armed Forces of the Philippines sa ibang bansa para sa patuloy na pagsasagawa ng resupply mission sa Yungin Shoal. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni AFP Chief Staff General Romeo Bronner Jr. na posibleng magsagawa ng joint resupply mission sa West Philippine Sea kasama ang bansang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Ang pahayag ni Bronner ay bunsod ng pagbangga ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas nitong linggo. Hinarang at bilangga ng barko ng Chinese ang BRP Cabra at civilian ship Unaiza May 2 na patungong Yungin Shoal. Paliwanag pa ni Bronner, kinukonsideran nila ng paggamit ng Philippine Navy vessel para sa resupply mission dahil mas kumpleto ang mga kagamitan nito. Tiniyak ni Bronner na tuloy-tuloy ang resupply mission alinsulod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inamin ni Bronner na nababahala ang AFP sa ginagawa ng China, subalit kailangang ipagtanggol umano ang teritoryo ng Pilipinas. Ayan,
Samantala, kaalinsabay ng pagdiriwang ng Mental Health Awareness Month, pinaalalahanan ng Civil Service Commission ang lahat ng ahensya ng gobyerno hinggil sa kahalagahan na isulong ang mental health ng aabot sa 1.9 milyong mga manggagawa sa buong bansa. Sinabi ni CSC Chairperson Carlo Alexi Negrales, dapat kilalanin ng mga pinuno o opisyal ng ahensya na ang kalidad ng serbisyo publiko na ihahatid sa mga stakeholder ay nakasalalay sa pisikal at mental na kalusugan ng mga manggagawa sa gobyerno. Sa ilalim ng CSC Resolution Number 1901-265, inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na magtatag at magpatupad ng mental health program na isama sa kani-kanilang mga pulisiya at programa sa pagpapaunlad at pamamahala ng HR upang magbigay ng inklusibo, kaaya-aya at suportang kapaligiran sa trabaho para sa publiko, ang mga opisyal at empleyado. Kaugnay nito, hinimok ni Nograles ang mga ahensya na higit pang isulong ang kapakanan ng mga empleyado sa pamamagitan ng pag-organisa ng team building activities, mga sports festival, support groups at maging mga virtual na kaganapan tulad sa nang kamakailang natapos na online Zumba at pagpapalabas ng pelikula na ginanap noong ika-123rd ng PCSA. Ayan, maraming salamat, Grace, ang oras po. 10:26 in the morning, ano, sa buong kapuluan po. So bago po tayo magwakas ng itong ating programa, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon. Ihahatid po ng ating weather patroller ngayong araw, Miss Raven Rentacida. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, October 26, 2023. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon sa may bahagi ng northern and central Luzon. Ngunit di naman inaasahan na magdadala ng malawakang pag-ulan, bagamat magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at sa buong bansa sa buong maghapon. Sa ngayon ay may namomonitor tayo na cloud cluster o kumpul ng kaulapan sa silangan ng Mindanao, dulot naman po yan ng ITCZ. Samantala, ang mga cloud cluster na namomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nananatili na mababa ang chance na maging bagyo sa mga susunod na oras. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng maaraw papunta sa bahagyang maulap na kalangitan na may maliit na tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 45% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 65% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanluran at timog parte ng Batangas ay may 43% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala na pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:49 ng umaga at lulubog mamayang 5:31 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam, at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rentacida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Raven Rentacida. Diyan po natatapos ang mga impormasyon at pagbabalitang hatid namin ni kasamang Grace ngayong araw ng Huwebes. Pero bago tayo matapos, ano, may mga nagpaabot ng kanilang pagbati. Good morning mula po kay Sir Nonoy Valencia. Good morning po, people of Batangas, at sa ating pong Governor Mandanas, kay Ma'am Abel, at sa lahat po ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Stay safe! Ayan. At mula naman po kay RJ Andal, pabati po sa mga taga-OPG, lalong-lalo na po sa tanggapan ng Office of the Governor, kay Ma'am Jonaline Dabu Alterliaga, kay Ate Dabu, at sa lahat ng mga kasama natin dyan sa OPG, good morning po sa inyong lahat.
At may mga ilan tayong announcement na magaganap ngayong bukas, no? So, Sir Gian? Yan, maraming salamat po, Sir Eds. Bukas po, October 27, ay magkakaroon po ng medical mission sa Bahay Pag-asa po dyan po sa Provincial Sports Complex. At gayon din po, magkakaroon po ng Elderly Week Celebration po sa Provincial Auditorium na hati naman po ng Provincial Social Welfare and Development Office. Yan lamang po ang natitira pang mga aktibidad natin para po sa linggo pong ito. Ayan, so may medical mission sa Bahay Pag-asa, Elderly Week Celebration sa Provincial Auditorium bukas. At kasalukuyan, nagaganap ang culminating activity ng Cooperative Month ngayon dito sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone. So ang oras po, sabatingin ko lang muna, good morning si Jane. At syempre happy birthday kay Jaina Jade Balitaan. Ayan, happy birthday. Ayun. Oh, maraming salamat sa napakasarap na breakfast kanina. Hindi na natin sabihin kung ano at kumbaga baka tayo ay makasuhan pa ng improper endorsement. Ayun, joke yung lamang. Nasa inyo sa direct. Oh, ayan. So kami po ay nagpapasalamat sa aming crew ngayong araw sa pangunguna po ng ating director Christian Andal, kay Lindon at kay Tintin. Hindi man dapat Tintin ang dito. Si Tintin Damian at syempre sa ating manager ng studio. Si Uncle Roger Aguirre. Ayan. Syempre thank you din sa ating mga kasama sa mga suporta ni Sir Jonathan Macaraig, Shelly Umali and Ate Isen. Yung sa Team Friday, nandito nanonood. Ayan. So wala na po kaming oras. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nang pamunuang maka-Diyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggen. At sa tulong po ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo babangon sa anumang hamon at kapit-kapit kamay nating ipakikita. Likas na katangian ng mga Batanggenyo. Magiting muli, ito po si Edwin Sabarte. At ako naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller. Gian Marquez Camillas po. Ayan, so maraming salamat po sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo!